So, ayan. Ito naman yung ang long-term magulong kapatid ko. Ito naman yung long-term goals ko. So, ito yung mga 10 to 20 years, 30 years, yan. So, importante naka so, nakahiwalay siya sa akin. Yan, nakahiwalay siya. So, yan. Ito yung frame. Nilagyan ko lang siya ng plastic cover. So, yung bago ko nga gagawin is yung dibubog na siya. Para mas, ano siya, mas appealing sa mata. So, yung long-term ko, so, mas nandito kasi is yung family. Nakikita ko yung family ko, family na husband ko. Tapos, travel sa Philippines at saka sa abroad, nakasama yung family ko. Ayoko nang ako lang yung magta-travel. Parang masama. Parang hindi ganun ka-enjoy pag ikaw lang. Walang kasama kang family member na mansion. Kasi nga, di ba sabi ko, gusto ko ng bahay. Kasi wala kami magandang bahay. Kaya gusto ko magkaroon ng magandang bahay. Yan. Yung gusto kong bahay is the glass. Glass. Tapos maganda yung bubong kasi ang bahay namin pag umuulan is nag-shower. Kailangan namin ng planggana, ng timba. Kailangan namin, alam mo yun, kumuha ng timba para bawasan yung tubig kasi nangangalhat. Yung mga ganyan. So, kaya gusto ko, importante sa akin na maganda ang bubong. Yan yun na, yun din ko. Tapos, check eh. Pinakita ko din sa inyo yung second kung magkano yung goal ko for 6 months and for coming 1 year, 2015. Tapos ito na, mga car na to. May dream bus ako dito. Saka may dream school ako. Para sa kapatid ko dun sa mga kagaya niya, deaf and mute. So gusto ko magkaroon ng kahit maliit na school na para sa kagaya niya kasi nan-neglect yung mga kagaya niya. So, soon, makakayanan ko yan. Yan. Para matulungan din natin yung mga kagaya nila. Give them a chance. Kasi, hindi naman sila as in yung physically deformed eh. Diba? So, ito naman yung nasa baba is yung dream house ko. Yan. So, nakadetalye dito kung ano pa yung gusto kong sala o kung living room, dining room, CR, yung bed, kung anong kulay ng bed, kung dun sa labas, kung may garden. So, yan. Nakadetalye dito kung ano siya. So, yan. Ito yung importansya na dapat nakadetalye po yung goals nyo. Kung kailan mo siya makukuha. At yun, ito. Importante to. Ha? Dapat may wording siya. Alam mo yun, yung nagpapasalamat ka na nakuha mo na siya. Kahit hindi mo pa siya nakukuha. Bagay, ano mo siya, fake it until you make it. Diba? I-feel mo na natanggap mo na. Kasi ganun mag-react sa universe. Kung anong gusto mo, yun yung isasendin niya sa'yo. Tsaka, di ba, yung sabi niya is gratitude, attitude. Yung bang tipo na, kagaya nito, sampalan ko kayo ng ano. Pag ba may, halimbawa, meron kang inaanak na dalawa, or pamangkin, sabihin natin pamangkin. Ngayon, may binili ka na pa sa lubong. Ngayon, yung isang bata, binigyan mo ng candy o chocolate. Yun, kinuha lang niya sa'yo. Yung pangalawa naman na bata, binigyan mo ng chocolate. Na Bisaya na lang. Tapos, nagpasalamat siya sa'yo at niyapos ka niya. Siyempre, di ba, ang sweet ng bata, alam mo yun, yung tipo na pag ganun yung binigyan mo na, matutuwa kasi na-appreciate niya yung binigay mo. Di ba? Ngayon, sa susunod, na bumili ka uli ng pasalubong para dun sa dalawang bata, sino na yung mas bibigyan mo ng, sabihin natin na, mas, pag bibili ka ng pasalubong, sino na yung bibigyan mo ng mas effort na pagpili? Halimbawa, nasa mall ka, pipili ka na, ito magugustuhan to, no? Di ba, excited ka? Ako ganun ako eh. Pag na-appreciate yung binigay ko, sobra akong excited sa susunod na bili ko para sa kanya. Ganun ako. Ganun talaga ako. Pag yung na-appreciate yung mga simple lang, kung bigyan ko ba niya ng bato, ng ano, pag na-appreciate niya, importante yun kasi ako, ma-appreciate akong tao. Kahit bigyan mo ako ng buhangin. Ma-appreciate ko yun. Kasi, sabi nga, it's that what's that counts. Hindi doon sa presyo, hindi ko mamahalin yan, mumurahin. Basta yung naisip ka niya, yung bumili siya ng something para sa'yo, naisip ka niya eh. Yun yun. So yun, sa susunod na ano, diba? Ganun. Ikaw yung mag-effort ka, nabigyan mo yung bata ng mas, kumbaga, sabihin natin na mas maganda na or mas mahal compared sa isa. Diba? Literal yun. Ano yan eh, natural na yan sa tao.
na kung saan yung sino yung tao naka-appreciate yun, mas mag-effort ka din na magbigay ng something uli sa kanya. Diba? So, ganun din lang din po si universe, so ganun din lang po si Heavenly Father natin, kung ano man tawag nyo. Na kung sa mga, sabihin natin na anak ang tawag sa atin, o mga nilalang niya, ganun lang kung sino yung mas nakaka-appreciate, nagpapasalamat, yun at yun din naman ang binibigyan niya ng mas maraming blessing. Kaya importante na may magandang nangyari, may hindi magandang nangyari, magpapasalamat kayo everyday. Bago kayo matulog, pagkagising nyo, importante na nagpapasalamat kayo. It's a gratitude attitude. Yan. Importante yan. Yan yung nasa The Secret. Saka yung sa The Power na banggit din yan, kung paano yung application ng ganyan. So, meron akong ipapagawa sa inyo yung isang activity na ginawa ko din. So, ito siya ay 21 days nyo siyang gagawin. So, kuha kayo ng, sa lahat ito ha, kuha kayo ng isang papel. Anything, kung anong papel na masusulatan nyo. Tapos, isulat nyo yung bagay na sampung bagay na mayroon na nagusto mo magkaroon. Tapos, ilagay mo din yung sampung bagay na wala ka pa. Tapos, sulat mo siya sa magkabila na, no? Tapos, babasahin mo siya. It's either sa umaga or sa gabi. Sa gabi, bago ka matulog, at sa umaga, pagkagising mo nang wala ka pang ginagawa. 21 days straight. Pag ikaw pumadya ng isa or hindi mo siya nagawa ng isa, umulit ka uli. Halimbawa, 5 days. Sa ika-6 days, nakalimutan mo, mag-start ka uli. As in, straight. Huwag mo nang dayain, sarili mo yan. Bahala kung dadayain mo. Kung sino makastraight ng 21 days, sabihin niyo sa akin kung ano magiging resulta. So, siya, ginawa ko na siya at everyday ko na siya nagiging... Kaso, bakit? Bakit 21 days? Kasi yung 21 days na ginagawa mo ng daradadyo, nagiging habit mo na siya. Na parang pag hindi mo siya ginawa, parang kulang na. Yan. So, yun. Ilalagay nyo. Tapos, dun sa mga hindi nyo pa nakukuha, ang prayers ay ganito, ang twist. May twist siya. Parang feeling nyo, nakuha nyo na. Halimbawa, sabihin natin na gusto ko ng bahay. Yan. Kung ano man tawag nyo ha, para sa akin, tawag ko Heavenly Father. So, Heavenly Father, Universe, salamat po kasi nakatira ako sa ganitong bahay, sa sobrang linis na bahay, sobrang lamig, kasi may aircon, bawat kanto may aircon, yung mga ganon, yung mga bagay na hindi mo pa nakukuha, pero feeling mo meron ka na. Yan, kung sabihin natin na gusto mo nang magkaroon ng sasakyan, Heavenly Father, sobrang thank you po kasi nadadrive ko na or kasi masayang-masaya ako na nadadrive ng white Chevrolet Sonico. Yan. So yun, yung mga ganon na feeling ko nakuha mo na doon, hindi mo pa siya nakukuha. 21 days yun, so magkabilaan yung pasalamat ko dun sa mga nakuha mo na, sa mga, sabihin natin kung papasalamat ko dun sa pamilya mo, nandiyan sila to support you. Kung papasalamat ka na meron ka ng laptop, may cellphone ka na, may grupo ka na, may leader ka kahit isa na nagpa-follow sa'yo. So, lahat yung mga, kung ano yung pinagpapasalamat ko. Dun sa likod, yun nga, yung mga bagay na gusto mong makuha, yung sampo ha. Tig sampo lang yun. So, bahala ka kung pag 10 years yun. So, yun, nilagay mo lang sa unan mo kung saan, o kung gusto mo ipaskill. Importante sa akin ha, sa part ko. Dalawang, ginagawa ko siya ng gabi at saka ng umaga. Bago matulog, binabasa ko yun. Tapos sa umaga, bago ako bumangon. Yun siya. So, basta, pag nagawa nyo na, sabihan nyo sa akin. So, yun muna. Thank you. Bye.